Hello, hello ka sa inyo guys. Good morning. Ito na naman si Yobs ang inyong lingkod guys. Ang naisip ko guys, bago ako, hindi pa ako nakapagkape guys, galing ako sa garden. Nag-trim ako ng mga halaman ko doon at saka mga tanim ko. Masukal na iwas dengue. Uso ngayon ang dengue guys, kaya yun, katatapos ko lang guys at pagpasok ko, wala na pala akong maisuot na damit. Wala kasi dito ang heart ko, tagalaba. Kaya ako ngayon ang maglaba guys, mga kasinyo. Ganun talaga ang buhay. Tuloy lang ang laban. Kahit nagsusolo, gawin natin yung dapat gawin. To guys, ngayon maglalaba ako. Maglalaban na ako, di bibigay ko na sa inyo yung mga tips sa mga hindi pa nakakaalam na mga ka-senior, mga guys na mahilig maglaba, mga misis, nanay dyan. Ibibigay ko sa inyo mientras naglaba ako ngayon. Okay guys, punta tayo sa laundry. Hello guys, ka-senior. Andito na ako sa laundry guys, ka-senior. Ito, ibibigay ko sa inyo yung tips sa paglaba at pag-iingat ng washing machine nyo, mga ka-seniors, mga misis dyan, mga nanay, mga estudyante. Lahat tayo gumagamit ng washing machine. Opo. Ngayon, ito yung washing machine ko guys, manual to. Yan o guys, Sharp AS3290, Super Twin. 3.2 kg. Ang kuhan ko guys, kung hindi naman kayo kuhan, ang mas gusto ko sa manual na washing machine guys. Ito kasing edad halos ng anak ko to. 21 na yung anak ko. Ito rin, mga 21 years na rin to halos siguro. Kasi kasing edad ng anak ko tong washing machine na to eh. To guys, sa pag-iingat lang yan guys, hindi sa brand. Kahit maganda ang brand ng washing machine mo, sa pag-iingat, hindi mo naman iniingatan. Wala rin, masisira na masisira dahil mechanical lang to eh. Mechanical lang itong kuha natin, electrical at saka mechanical. Talagang masisira pag hindi iniingatan. Ito guys, ang unang-una ko itong timer. Ito guys, pag naikot mo na itong timer, nilagay mo na dito sa, yan. Huwag mo nang ibalit yan sa off position. Huwag mo nang, kung nagmamadali kayo, gusto niyo yung tapusin na agad to. Diba? Huwag na inyong ibalik yung timer sa off. Ang gawin nyo guys, mga ka-senior, dito mo sa plug. Dito. Tanggalin nyo dito, ka-senior guys. Pero sure, be sure na tuyo ang kamay nyo para hindi kayo ma-grounded o makuryente. Electric shock kayo. Ngayon, kapag nagmamadali kayo, hindi ninyo makaantay yung ma-off. Hugutin nyo dito. Yan. Patay na siya. Yung timer mga ka-senior guys, tuloy-tuloy yan, mag-off yan. Na, pwede na kayong magbanlaw. Kung gusto nyo, pwede na kayong magbanlaw. Ganon din sa spin dryer timer. Ganon din. Pag naikot na yan, huwag na ninyong ibalik sa off. Pwede kayo magdagdag guys. Pwede kayo magdagdag. Basta naka-unplug. Pwede kayo magdagdag ng time. Limbawa, magdagdag kayo ng 4 o 5. Ganyan. Pwede kayo magdagdag. Tapos, ibalik nyo. Yan. Tuloy-tuloy na yan. Pero kung gusto ang kuan nyo, magdagdag kayo, pwede rin kapag kahit nakasaksak niyan doon, pwede rin kayo magdagdag ng timer. Kaya ang timer kasi, higpit. Huwag lang yung paluwag. Kasi kung paluwag, yung mga mechanism nito na mga maliliit na gear ang laman nitong timer guys. Maliliit na gear. Kapag binalit mo yan, mawala sa timing yung mga gear sa loob. Mag-miss siya doon. Sisirain ang timer nyo guys.
magkano ang timer ngayon. Itong sa wash timer, si nag-refer din ako ng masing-masing guys. Ang wash timer, mga 350 ang kuan ito, ang price. Ito naman, ang sa dryer, mga 250, mas kwanto kaunti. Yung sa spin dryer, mura-mura kaunti. Yung plus labor nyo pa, o magkano na. Ang labor ko guys, kuan naman eh, mababa lang labor ko. Depende yan sa mga nag-repair, mga technician. Tataas lang yan kapag home service guys. Nag-home service din ako, tataas lang yun dahil pamasa yung panggasolina, yung sa kutsi mo. Tataas kaunti panggasolina. Dito naman tayo guys sa kuhan, sa spin. So guys, pag nag-spin kayo guys na kuhan, kumakalampag tong drum, yun nanghulugan hindi balance. Nanghulugan guys, hindi balance yung damit. Kaya, halimbawa, nagkuhan kayo. Halimbawa, magkuhan kayo, kuha tayo ng konti dito. Yan. Yung iba kasi, diretso nang lagay eh. Naglalagay na sila agad. Tapos, yun. I-check natin kung kakalampag guys. Hindi. Ayan. Kakalampag siya guys. Ayan. Hindi siya kumalampag guys. Hindi siya kumalampag. Kapag kumalampag guys, i-off lang nyo dito. Dito eh. Iangat lang nito dahil nga yung iba automatic na yung switch. May automatic switch siya doon. Dito sa takip may switch siya dito guys, on off switch. Yung iba na disable nila yung switch dito, talagang dito niya tanggalin sa plug. Kung walang mayon kasi yung iba na ni-repair na wala nang switch dito sa takip. Ito may switch to. Ngayon nag-off na siya. Yan guys. Kaya ikuan nyo. Kapag nagkalampag guys, ganun-ganun lang nyo guys. Yan. Ibuhag-hag nyo yung yung damit. May bibili guys. Sandali guys. Ito guys. Sinsya na. May bumili guys. Ito guys. Yan ganun. Kapag kumalampag guys, basta ibuhag-hag mo lang nyo yung kuan. Ibuhag-hag lang nyo yung damit. Ito guys. I-align lang nyo kaunting kuan, align na pag testing nyo uli kuan na yun guys, hindi na siya kakalampag dahil kapag kakalampag yung dryer nyo guys, kakalampag tong spin dryer nyo, masisira yung shafting nya doon, masisira ang shafting hanggang masisira, apektado yung motor dahil na hindi nga balance yung weight, yung pag-ikot. Yun guys, isa rin yan. Yan na tayo. Yung tapos na tayo sa overload guys. Wag nyong ito, overload naman. Kapag humina yung humina yung ikot, bawasan nyo guys kasi ma-overload yung motor. Guys, kung ano yung kuwan niya, ito sa akin 3.2 lang yun, yung iba mga 7.6, 7.5 yung ibang mga, basta ang kuwan lang nyo guys, hindi man nyo ma-estimate, basta paglagay nyo ng damit, pagpaikot nyo hirap siyang umikot guys, hirap na umikot, bawasan nyo ng damit guys. Tapos kung smooth na ang ikot niya, smooth na yung ikot niya, yun na, okay na yun ang kuwan niya, kaya na ng motor yun. Kasi kapag na-overload yung motor, mag-overheat, sira guys, magkano motor ngayon? 1,005 yata. Guys, so, basta nandun, labor pa. Kaya ingatan nyo yung kan guys. At saka isa pa, isang tip pa, yung paglaban nyo ng damit,
katulad ng may mga bulsa. Tingnan nyo yung mga bulsa, guys. Katulad nito. Ito, pantalon. Pag naglaba kayo, guys, i-check nyo yung bulsa. Ito, check nyo kung may barya. Guys, kung may barya, kung anong laman ng mga bulsa. Bago nyo salang at saka. At saka, guys, isara nyo yung zipper. Isara, guys. Isara nyo yung zipper, guys. Para hindi masira yung kuan nyo. Yung pantalon. Ito, guys. Basta isara nyo to, guys. Nag-iisar lang kayong kamay ko, guys. Wala akong stand. Wala akong tripod. Yun, guys. Tingnan nyo yung bulsa. Kung may mga coins o barya o mga bakal-bakal dyan o ano. Baka pira pa. Sayang. Saka itong zipper, isara nyo. Saka itong butones. Basta isara nyo to, guys. Isara nyo yung butones. Yan. Bago nyo isalang sa washing machine, guys. At saka isa pa, to guys, huwag na huwag kayong maglaban ng floor mat. Yung mga basahan na dami ng marumi at saka yung may mga tila-tila na napagpag. At saka huwag nyo maglaban ng ganito, itong mga floor mat. Yung basahan sa kamay, yung mga basahan sa kamay, okay lang yun. Yung mga parang damit lang na mga lumang damit, yun ang pangpunas mo sa kamay, okay lang yun. Pero wag na wag ninyo itong mga floor mat, guys. Yung mga pinupunas nyo doon sa sahig, wag kayong maglaba. Yun, guys, yun ang tips ko sa iyo umaga ngayon, guys. At sana sa mga videos ko nga, susunod pang mga videos, guys, huwag kayong magsawa, magsuporta nga. Panoorin nyo, guys, hanggang matapos. At mag-like kayo, mag-share. At yung iba pa, guys, yung hindi pa naka-subscribe, subscribe na kayo, guys, at pindutin nyo yung bell doon sa subscription para tuloy-tuloy yung mga usapan natin, guys. Yung mga tips ko, mga advices ko ni Yobs. At saka yung mga kuan ko dyan, mga kakusa ko dyan sa vlogs. Tapikin nyo ako, guys, sa kuan nyo. Sa mga post ko. Tapikin nyo ako, tapikin din po kayo. At punta kayo sa kubo ko, pupuntahan din ko kayo sa bahay nyo. Puntahan tayo, guys, at usap tayo. Alam na nyo yun, guys, mga kakusa ko sa vlogs. Okay, guys, salamat at God bless.